Mula food trip hanggang nature trip, hinding-hindi ka raw mababato sa South Cotabato. Ito na po ang patikim ng biyahe ni Drew. Naniniwala ba kayo pag sinabi kong kailangan nyo lang halikan ng batong ito para magka-love life? Ano hiniling mo? Marami akong hiniling. Natupad agad yung hiling ko. Dahil? Kinis niya ako. Ang tinuturing na heste sa palayan ng mga magsasaka dito sa South Cotabato, naging instant biyaya para sa madla. Ano pa po yung nagbibigay na tulong sa inyo dyan mula sa APAN? Pampagdagdag allowance po, bayad sa utang. Bayad sa utang? Okay. Tapos pangkain araw-araw. Paborito namin to. Masarap siya kainin. Parang chichirya nga lang. Meron akong nararamdaman na sipa. Ang hindi alam ng karamihan, hashtag blessed ang probinsyang ito. Tuwing fiesta, may pa-eat all you can sila ng mga prutas. At ang exciting part, wala itong bayad. Alam mo yung hindi ko pa natitikman talaga sa buhay ko. Ano po yun? Hindi ko pa natitikman yung mangosteen. Paano niyo po binubuksan? Tapos ito po yung kinakain. Yes po. Mm. So kinakain na yung labas, tapos yung butod, kinatapon po. Ayun, lalasahan ko rin tamis. Oh my God. Pwede tong mangosteen na to, ah. Maliban sa mangosteen, marami rin pinya sa South Cotabato. Alam niyo, Biharo, balita ako. Dito, ito mismo ang parte sa South Cotabato ang pinakamabilis magbalat ng pinya. AJ, Shane, pabilisan sila. Ready? 3, 2, 1, go! Isang lawa sa gitna ng bulkan? Pwedeng paliguan? Dito sa Lake Olon kasi you can unwind, reset sa city life to relieve stress. Nature at its finest, napakaganda ng lugar, napakatranquilo. Bibisita tayo sa probinsyang pinagpala sa biyaya ng kalikasan, ang South Cotabato. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.